yung epekto nito, lalo't nanggaling na, okay? Recently lang, may ganito na issue na isa rin kilalang supporters ng dalawa ang ngayon is gumawa rin ng kalokohan. So ngayon is may lumabas na issue regarding kay Ballpoint Man na kung saan is napag-usapan sa live streaming ni Brent and Angie, and kasi siya rin naman yung kumbaga nakitaan na mayroon siyang parang video clip na kung saan is lumabas na parang mayroong hindi magandang nagawa si Ballpoint Man before ng about dito sa Mardy. So ang reaction ko pong ito is about doon sa live streaming ni Brent and Angie na kung saan is gusto niyang malinawan yung mga isyong binabato kay Ballpoint Man. Alam po naman natin na itong dalawa is talagang alam sa Mardy Nation na defender talaga ng dalawa. But before po ako magtuloy-tuloy sa aking reaction video, ako nga po pala si CitinC06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming videos. Ngayon, kung meron kayong comments, suggestion, opinion, okay, sarili niyong observation, leave it on our comment section. And kung gusto niyo palawigin pa yung usapan, well, much better. And para maintindihan po natin lalo yung kung ano ba itong pinag-uusapan natin. And I do appreciate yung inyong mga comment na nilalagay. And nagre-reply po ako. Basta't maturo lang po ako ng time. And I really appreciate those comments of yours. Okay, so balik tayo dito sa video na re-reaction lang po. In fairness kay Brent and Angie, kuha ko yung point nga. Kahit ako kasi, kumbaga ngayon pa lang ako talaga nagiging more aware sa kay Mardy. And syempre kapag nagiging aware ka sa isang couple, dapat maging aware ka rin doon sa mga taong nakapaligid nila. At isa sa mga nakapaligid na to is si Ballpoint Man at si Brent and Angie, na mga kilalang solid defender talaga ng Mardy, na talagang kumbaga aggressively defending yung dalawa. And since parang itong dalawang to is well known sa ganun, and may lumabas na issue sa isa sa kanila, which is si Ballpoint, eh normal na mag-react din si Brent and Angie. And katulad na sinasabi ko, kahit matagal na tong video na to or matagal na tong issue na to, dapat lang na lumabas, dapat lang na ipaliwanag, lalo't ngayon na gumagawa talaga ng ingay yung pangalan ni Ballpoint, kasi nga the way niya mag-depends na one-sided siya, aminado siya doon, and it can be seen sa lahat ng mga uploads niya kung paano siya tumira sa mga basher or against sa couple. Okay? So, inside naman ni Brent, dapat lang talagang linawin yan. Ano ako sa kanya? Agree ako dito sa ginawa niya na linawin tong issue na to, regardless luma or bago yan. Kasi, ang epekto pa rin yan doon sa dalawa. Kahit na ilayo natin yung usapin doon sa dalawa, mapapasok pa rin yung couple. Mapapasok pa rin ang Margie, kasi, kumbaga, supporters nila to. So, kung may issue sa mga supporters, laging nadadama yung sinusuportahan. So, paparinig ko yung ilang portion kung saan yung mga sinabi ni Angie, ni Brent and Angie, at yung sagot din ni Ballpoint Man. Meron talaga ako nakita. Ito yung katotohanan para magsalita din ako dito. Meron talaga ang nagsasabi sa akin ng screenshot dito na sa GC mo, Ballpoint Man, ay meron kayong mga kalaswaan doon na pinag-uusapan na hindi talaga yung in-screenshot nyo, tapos may edit-edit pa yan. Tapos sa singit pa talaga, no, Ballpoint Man. Pero, ito nga, may screenshot ako dito, kung gusto nyo ipakita ko, pero hindi ko ipapakita kasi singit ni singit to eh. Alam naman ipapakita ko sa inyo, guys. Pero, yan nga, kasi kabastusan talaga. Yun ang gusto kong aminin ni Ballpoint Man. Pero, sinong nag-post niyan? Sinong naglapag niyan sa GC? Hindi na, PM talaga sa akin, na dito, sa GC mo to, pero bakit hinahayaan mo? Hinahayaan mo na ganun-ganun lang si ano, hindi kaya meron ba? Actually, ko yan. Aminin mo din, Ballpoint Man, na kahit pa paano na totoo may nangyaring mga ganyan, siguro pasensya na kung ano talaga namin yun. Pero para malinis, malinis ako na ito. Sa totoo lang, wala. Ayaw ko kasi yung mga screenshot na ito. Kasi babastos eh. Yung nangyari, si Mike, hindi maglapat. Kaya mo lang siya magsalita, o pwede. Para magpapaliwanag siya. Si Miley TV yung naglapag dyan. Kaya nga, nung time na nilapag yung mga ganyan, tinanggal ko sila sa GC, pati yung mga kabastusan na pinagsisin dyan sa GC. Tanggal lahat, no? Kasi ayaw ko kasi na magulo yung GC namin. So yun, na-screenshot yun ng timbaling bits. Tapos, yun, doon na kami nag-away-away, guys, no?
And dahil may nakapasok na isang EP sa GC natin. Pero yung pati-pati kasi, nagawa yan. Kumbaga pinag-away-away lang. Di ba tinira natin yung Ballpoint man? Si Miley TV na yun. Di ba tinira na dati natin yun? Hindi ko pa pinagawa yun. Kung ginawa yun. Wala pa YouTube yun si Miley TV dati nung nakapasok mo yun sa GC. Wala pa YouTube yun. Bago natin siya tirahin nun, may nagkaroon na siya ng YouTube. Diba? Oo, yun lang nga yun. Yun lang nga yung sinasabi ko. Oo. Pero nung nasa GC pa lang, wala pang YouTube yun. Nagugulo pa lang yun sa GC. Naglalapag ng mga kabastusan. Pero Ballpoint diba? Man, talagang hindi mo talaga inamin talaga na... Yeah. No, wala bang amin. Wala. Kasi ano bang amin? Merong nagsend. Merong haking nagsend. GC mo to, diba, Ballpoint Man? Hindi mo... GC mo. Diba, Ballpoint Man? Tapos ano, may mga nagsisend ng mga edited na singit ni Cindy, tapos hinahayaan mo lang. Hindi mo pala pinakinggan yung sinabi ko eh. Kaya nga sabi ko, may nagsisend dyan, binura ko. Kasi, pagpasok ko sa GC, nung nakita ko yan, binura ko at pinanggal ko yung mga ABs dyan. So, si, dapat si, doon tayo tumira sa Miley na yun. Di, actually, wala na yun kasi, ano na yun eh, past na yun eh, diba? Lumabas din, diba? Lumabas din talaga, pero, yun nga, sabi ko, kahit past ito, kailangan, may pag-amin din, ganun. Hindi ako yung aamin. Si Miley yung aamin dito. Kasi ayaw, wala naman ako. Gusto kong sabihin mo, Ballpoint Man. Na si Miley talaga yung may kasalanan. Ako, DC ko yan. DC ko yan. Pag, natural, pag may nagsend dyan ng link, eh natural, ano ko muna, buburahin ko yan, di ba? Hindi ko naman hinayaan. Defender nga ako eh. Kailangan namang, ano ko yan. Hayaan ko lang, di ba? Kaya hindi pa ako pala. Pinatatanda ka po ba isa pang... So, ito yung issue kung bakit na... naungkat yung dating GC ni Ballpoint Man kasi doon sa GC na ginawa niya dahil nga nagpapalaki siya ng grupo niya which is normal na ginagawa ng mga nag-YouTube is na-create siya ng sarili niyang GC. Ang problema nga daw noon nung time na yon is dahil baguhan siya, hindi niya alam kung sino yung mga basher at sino yung mga hindi basher ng Mardy noon. Okay? So, inaccept niya ng inaccept. Ang naging problema is mayroong mga gumawa ng kalokohan. At yung mga gumawa ng kalokohan na yun, yun na yung nabanggit ni Brent and Angie na kung saan ine-edit yung picture ni Cindy at ginagawa ng kung ano ng kadaswaan. Hindi mo ma-disguise kay... Makikita naman natin na talaga aggressively, okay, questioning ni Brent and Angie si Ballpoint. Dahil nga, syempre, isa siyang defender and the same time, nababastos dahil yung sinit pa nung isa yung pinagkakaguluhan nila doon. But, katulad na sinasabi ni Ballpoint, hindi siya ang gumawa nun. Nagkataon lang na GC niya yun. At syempre, hindi niya naman 24 hours na pinapapantayan yan. Diba? So, nagpaliwanag siya dito na kung saan nilinaw niya yung issue regarding dyan sa mga lumalabas na mga screenshot na yan. And itong mga nag-screenshot na to is yung mga taong nakalaban niya rin. Diba? So, malinaw dito sa video na to na kung saan is meron talagang mga tao na ang purpose is gumawa lang ng kalokohan at pagluluhin. Lalo na sa sitwasyon ngayon dahil nga nakikilala na si Ballpoint bilang main or isa sa mga talagang defender ng Mardy. So, lahat ng issue na pwedeng ikasira niya is ibabato yan. Kaya nga maiging itong issue na to is lumabas. Dahil kung hindi ito lalabas, magkakaroon ng maraming speculation. At tamang-tama rin yung ginawa nitong si Angie, Brent and Angie, na i-brought out itong issue na to. Kasi, makakasira ito sa buong Mardy Nation. Okay, malaki magiging epekto nito, lalo't nang galing na, okay, recently lang may ganito ng issue na isa rin kilalang supporters ng dalawa, ang ngayon is gumawa rin ng kalokohan. So, para sa akin, okay to, nilinaw nila yung issue. Okay, either it's a luma or bagong issue, kailangan talaga masettle ito. Dahil, kung ano yung ikakasira nila, magre-reflect yan doon sa dalawa. Okay, so sana na-clear na tong issue na to and tulad na sinasabi ko, hindi ko ito para i-hype pa or palalain pa yung sitwasyon. This is just para sa mga baguhang katulad ko dahil isa ako sa mga baguhan na hindi ko alam yung mga ganitong issue. So yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo regarding sa usapang ito ni Ballpoint Man at saka ni Brent and Angie. And thank you very much.